Sabado nang tumaob ang MV Chichi ng Hambalusin ng Malakas na Alon. Isa sa mga nakaligtas si Al na nakapag-video at nakakuha ng litrato habang nasa laot. Nilalamig ang mga nakaligtas na nasa hal na ng motorbangka. Bakas sa kanila ang takot. Naghahanap ng makakapitan ng mga sakay para hindi tangayin ng alon. Kanina, pumunta sa Coast Guard si Al para sa imbestigasyon sa nangyari. Kalmado pang dagat tapos ang ulan. Kwento niya, sumakay siya ng MV Chichi pauwi ng Guimaras. Maganda na ang panahon ng maglayag sila. Pero pagdating sa laot, biglang lumakas ang ulan. Sabi niya, unti-unting tumaob ang bangka. May mga nataranta at dahil lumakas pa ang hangin, tuluyang bumaligtad ang bangka. May life jacket sa bangka pero hindi suot ng mga sakay. Kaya may mga naghanap pa habang pataob ang bangka. Nakaligtas si Al dahil nagsanay lumangoy bilang seaman. Ang balsang crew, nag-iisi ito ng trapal, pero why ko kabalo nga nag-iisi. Nakahanap siya ng butas sa trapal, kaya nakalabas. Habang nasa ibabaw ng hull, dinig niya ang mga humihingi ng tulong sa ilalim. Pero wala na siyang nagawa sa takot na malunod. Kasama rin nakaligtas sa pagtaob ng MV Chichi si Fred, na isang mangingisda. Dagan po ko na ipagwas, tuldakan ng punimbang. Sabi niya, tinulungan pa niya ang crew ng pambot para mabalansi ito. Pero hindi na nila nakayanan dahil malakas ang hangin. Ngayon lang daw siya nakaranas ng ganon kalakas na hangin. Igo ko na kulbaan hanggang tapos na mo. Aminado rin si Fred na hindi siya nagsuot ng life vest. Nagpapagaling naman ngayon sa ospital ang isa sa nakaligtas sa tumaob na MV Genevins na si Rosel Garcia. Naiiyak siya habang inaalala ang hirap na dinanas nang matrap sa loob ng tumaob na bangka. Ayon kay Roxy, taga Philippine Coast Guard sa Guimaras ang nagpahintulot sa kanila na tumawid. Kahit nauna nang sinuspindid dahil sa search and retrieval operations sa dalawang bangkang naunang tumaob. Meron man lang sana silang mga malalaking palakol gadgets. Ayon kay Roxy, sana kompleto sa gamit at training ang Philippine Coast Guard sa malakihang sakuna para mas maraming buhay pa ang mailigtas. Marami pa kasi siyang kasamang natrap sa loob. Patuloy na sinusuri si Roxy na nakainom ng tubig na may langis at nakaamoy ng usok mula sa bangka. Natroma rin siya at natakot nang sumakay ng bangka. Cherry Palma, ABS-CBN News, Iloilo.